yan mga kabisnes, nandito nga pala tayo sa aming bodega ng aming tindahan. Bali, malapit lang naman to sa amin. Pakita ko lang sa inyo yung mga stock namin. Ito yung uling. Ayan, alam naman nating may maulan ngayon at kaya nag-i-stock na kami ng uling. And pasok tayo sa loob. Ayan, pasensya na kayo at madilim. Madilim ang ating bodega. Ayan. May stock kaming cobra, tubig, ito pa ibang uling. At yung ating karton na niwasak na. Ayan. Ito yung mga pinaglalamnan mga kabisnes ng aming mga paninda. Iniipon namin to dahil extra income din yan or mabebenta natin yan. And then, meron kaming vitamilk, tapos ito yung mga bote na walang laman, nag-order na rin kami. Ayan. Nandito yung aming asukal. Bali kami yung ako yung nagsisild ng asukal. Bumibili na lang kami ng sakusakong asukal, tapos nire-rip ako dito. Mas malaki ang tubo nun mga kabisnes, yun nga lang, kakain ng oras dahil. Pero mabilis lang naman, ito na lang, konti na lang ang aming asukal. At ito yung sako na pinamimili namin sa Batangas. Kaya nakita ninyo. Tapos may alaga kami dito, chicken. Alaga ng anak ko, ayan. Sabi ko, uwi na lang namin sa Batangas yan pagbalik namin. Ayan mga kabisnes, samahan nyo ako, ayusin natin tong karton na to dahil... makalat na. 'Di ba? Hindi lang makalat na makalat, makalat na talaga. Ayan mga kabisnes, samahan niyo akong ayusin natin 'tong karton na 'to. Tapos mamaya sa video pa lang na 'to, ipapaliwanag ko sa inyo 'yung tungkol sa ahente, usapang ahente tayo ng bigas. Kasi nakatatlo na akong ahente ng bigas. Yung una, explain ko kung bakit hindi na sila nagbibigay sa akin ngayon, hindi ko na sila kinukuhanan. At yung pangalawa, yung pangatlo, at saka yung iba pa. Usapang ahente to mga kabisnes. At ipapaliwanag ko, basta mamaya, basta samahan nyo muna ako, magayos ng ating makalat na bodega para mas maganda ang ating paliwanagan mamaya. Diba? Natin, yung una naming ahente, una ko palang ahente ng bigas mga kabisnes, nalaman namin yun sa isa ring kasari ni Mrs. Kaibigan niya sa Facebook. Ngayon, minessage namin siya kung saan siya kumukuha ng bigas kasi nga, balak namin magtinda ng bigas. Kaya ako naman naisipan palang magtinda ng bigas mga kabisnes dahil sa face namin o sa lugar namin, ang bigas, ang dumpa sa labasan, malayo pa. Kaya naisipan ko, sabi ko, mukhang maganda ang bigasan kasi wala akong nagbibigasan. Meron man, kilo-kilo lang. Tapos, kinuha ko yung contact number and then ang una naming deliver ay 10 sako ng bigas. 10 sako ng bigas, mga business, may kasama pa yung mantika. May mantika at saka may ito pang mga klase. Nakailang buwan din kami sa kanya. Magiging isang taon siguro. Hindi lang buwan, taon pala. Inapot isang taon ko din siyang kinukuhanan ng bigas. And then, one time kasi mas kilala talaga yung bigas na OG dito. One time, nagpunta sa amin si Alonso, yung kinukuhanan ko ngayon. May pangalwa kong ahente. Nagpunta siya, nung una, hindi ko siya ini-entertain kasi nga meron na ako kasi loyal talaga ako sa pagdating sa ganyan. Parang relationship namin nung ganyan, pag mga ahente. Tapos, inaopera niya ako ng mga bigas. Sabi niya sa akin, "Sir, basta kumuha ka ng 20 sa ako, ganito yung halaga ng Fuji. Mas mababa, syempre, doon sa kinukuhanan ko." Nagulat ako. Sabi niya, 20 na sa ako. Akala ko naman yung 20 assorted. Assorted, doon pala Fuji lang dapat yun. O yung bigas na Fuji. Ang in-order ko, assorted. Tapos, binigyan niya ako ng pagkakataon. Sige sir, lang po yung presyo. Pero sir, sa sunod, kailangan po yung Fuji ang 20. Para makuha niyo po yung ganung price. Eh, yun na nga.
Tapos, may mga bigas akong kinukuha doon sa ulang kong ahente na napakalaki ng diferensya, sabi ko. Kung sa kanila ako kukuha, yung dito kay Alonso, eh, kaya ko nang tapatan yung unang nagsusupply sa amin. Kasi, pag nilagyan ko ng tubo, the same na. Kaya, yun, naisip ko na mas mababa siya. Mas mababa, naging second option ko na lang yung una kong kinukuhanan. Naging second option ko, second option na kapag ka, kasi ang deliver sa akin ni Alonso, isang linggo, dati dalawang beses, Wednesday at saka Saturday. Eh, nangyayari, minsan Saturday, walang kasabay ang order ko, kaya hindi nila nag-deliver. Kaya nagiging second option ko si, yung una ko, ang pangalan pala nun ay TPC. TPC sa Facebook, ilalagay ko yung link niya sa description sa baba para in case na sa mga mag-i-star sa mag-i-umpisa, pwede nyo dun sila lang o pwede kayo dun kumorder sa kanila. E di ganun na nga, magiging second option ko na lang yung una naming ahente. Bakit nagiging second option? Kasi nga mas mababa yung Alonso, yung isang ahente na nagbibigay sa akin para dun sa una kong kinukuha na. Kaya nagtagal na nagtagal, eh, hindi na ako nakakakuha ng KPC, gusto na ako mag-ahente. Pero, kahit naging second option ko siya, nawala din yun, nawala. Kasi, may isa pa naman, yung pangatlong ahente na lumapit sa akin, nag-alok din ng bigas na mas mababa kay Alonso. Ngayon, ang diferensya naman nila, ay isang nasa 10 pesos lang. Kaya ngayon, ang nagiging ahente ko na, yung pangatlo at yung pangalawa. Yung unang-una ahente ko, wala na. Hindi ako kumukuha sa kanya. Kasi nga mataas. Doon naman sa pangatlo kong ahente, ang kinukuha ko lang, ay yung bigas na kinukuha ko lang din doon sa unang ahente. Kasi mas mababa siya, pinabahan niya yung kuha. Bali, dalawang klase bigas lang ang kinukuha ko doon sa pangatlong ahente. Yung Super Alsa, kung napanood yung video ko na Super Alsa at saka yung Fuji sa Fuji. Kaya mga business, mga sasabi ko lang sa inyo tungkol sa ahente, walang problema kung i-give up natin kung saan tayo makakamura. Kasi bilang isang negosyante, walang personalan. Sabi nga, walang personalan, negosyo na. Negosyo lang tayo mga business. Kaya ako bilang isang maliit na negosyante, kung saan ako makakamura, doon ako na kumukuha. Kasi nga naman, mapapatubuan ko ng mas malaki at saka mas magandang kita. Kaya huwag kayong mag-alala. At sa mga nagtatanong pala kung saan doon makakakuha ng ahente ng bigas, sa aking experience, mga ka-business, ang ahente ay kusang lumalapit po sa inyo. Hindi man nyo po sila hanapin, sila po yung maghahanap sa inyo. Pero, pwede rin naman po, may mga times na kayo po yung maghahanap sa kanila. Kagaya po nung una kong ginawa na minessage namin sa Facebook. Kasi nga, using social media, wala na pong problema ngayon eh. Kasi, napakalawak na po ng ating internet. Halos lahat po nandun. Kuntin nyo po sa sarili nyo. Basta may account kayo, isa-isa lang yung pangalan nyo, lalabas na. Ganun din naman po sa pagdating sa mga business. Gaya nun, naghahanap kayo ng bigas, isearch nyo lamang po kung ano po yung hinahanap nyo. Halimbawa, bigas, wholesale bigas, nearly, gano'n. Tapos, yun po yung nangyayari. Pwede po kayo maghanap or yung ahente mismo maghahanap sa inyo. Sa pagkakataon po ngayon, pag ahente po ang maghahanap sa inyo, kinakailangan para magkaroon ng idea si ahente na kayo ay kukuha ng bigas kung may nakikita po silang bigasan. Kung ang inyo pong tindahan ay visible, itsura talagang bigas, ay si Alonso po ay yung
aking pangalawang ahente, kaya nilapitan niya ako kasi meron ako doon isang bigas na Amazing Angelica na meron din sila. Yan. Nakita niya yung bigas na yon, kaya inalok niya ako. At nung una nga, sinupladuhan ko pa siya. Pero, yun nga, ngayon, doon ako sa kanila bumagsak kasi napakalaki ng mura. At ang kanilang mga bigas ay napakagandang klase. Po, itulit lang ang aking bigas na tinitinda at sa kanila po nang gagaling. Kaya napakaganda po ng klase ng kanilang mga bigas. Yun lang mga kabusiness ang aking ma-share sa inyo ngayon. Napakaway mininis ng bodega. Anong masama i-give up ninyo yung inyong ahente na unang kinukuhanan, diba? Kasi makahanap naman tayo ng mas makaba. Yun lamang po mga kabusiness at makwento ko lang po itong karton ko lang ito. Nung huli ko po pag-iipon ng karton, naka 6 months ako nag-ipon, dalawa siyang ganito kataas, yung ganito. Tapos yung isa, bali pag pinagsama-sama po, nasa 4 na ganito kataas. Ito po, puno. Ang naging napagbenta po namin ay 1,200 plus. Eh, basura na po ito, di ba? Kesa itapon ko po, nung unang tinatapon ko lang ito. Pero ngayon, nalaman ko na may pera pala sa karton, kaya sinatsaga ako po. Mga ka-business, at sana nakapag-share ako sa inyo. Isa na naman, bigasan tips kung saan walang masama na i-give up natin yung isang ahente kung ay dumating naman bago na mas mura, di ba? Bilang isang negosyante, kinakailangan natin makahanap ng mas mababa para mas malaki ang kita. Diba? Mas mababa ang kuhunan, mas malaki ang kita, mas maganda ang quality, mas okay sa customer natin. At yun lamang po, maraming salamat mga ka-business. At enjoy lang natin ang ating negosyo para sa ating pamilya at matupad ang ating mga pangarap. See you!